Mga kaswabe, welcome back to the channel para sa mga taong seryoso pero hindi naman. Nani? It's me, Rico Barrera for Rico Rides Camaro. Welcome back mga kaswabe. Mag-i-start na tayo mag-car wash sa ating Camaro. Pero ano nga ba yung mga requirement para mag-car wash tayo? May malakas na pressure ng tubig. Kasi kung makikita mo lalo na rito, kailangan natin ng pressure ng tubig. Ang sumunod, kailangan natin ng basahan. Wala munang sabon mga kaswabe kasi wala po talaga tayo sa car wash. Improvise lang po lahat ang gagawin natin. Ang sumunod yan, habang nagka-car wash tayo, syempre, magiging haggard tayo, katulad ng mga friend nating artista. Kailangan, pag nagtatagal yung oras, maganda pa rin ang itsura sa screen. Eh, nasa screen tayo mga kaswabe, kailangan natin ito i-biyak. Okay, mabibili po yan sa mga pinagkakatiwalaan yung drugstore. Sa Generica Drugstore, affordable, pero mabisa ang mga gamot. Why Generica? Sa Generica? Nag-commercial. Then sumunod yan, kailangan natin ng walis. Siyempre yung mga unwanted dirt natin. Unwanted dirt talaga. What the fuck? Kailangan bugawin muna natin. Mamaya nyo makikita ko ano ang use niyan. At sumunod, kailangan magbihis ka ng maayos pag nag-car wash ka. Oh my God! Wow! Hindi pwedeng parang bagong gising lang, guys. Magtatampo ang sasakyan natin. Okay, mararamdaman niya yan. At malalaman niya yan. Kung kaya niya magsalita, iiwanan kanya. Kaya kailangan pumorma tayo. Okay, eto na po yung todo ko. Kasi eto lang po yung dala kong damit talaga pa ulit-ulit na. Ang sumunod yan, kailangan mo ng motivation. That's why kanina, kumuho kami ng kape. Okay? Para mas maging seryoso sa ginago at pump up. Kailangan may adrenaline pag nag-car wash ka. Kailangan ipakita mo sa madlang people pag nag-car wash ka na talagang mahal mo yung ginagawa mo. At ine-enjoy mo siya. Kailangan mo ng passion pag ginawa mo yung bagay. Okay, simulan na natin ang Suave Style na car wash. Pag nag-ano ka, kailangan seryoso ka sa ginagawa mo. Hindi natin pwedeng gawing joke yung mga bagay-bagay. Grabe, 50% yung nabawas sa dumi. Makalipas ang ilang inches. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ganyan po magsayang ng tubig. Tama na. Oh yes, daddy. Mga kaswabe, huwag magka-car wash ka. Kailangan unahin mo muna sa pinakataas. Ang tanong ko sa'yo, ano ba nauuna, yung taas o yung baba? Di ba yung taas muna? Please, alam mo na, okay? Tsaka, pag humagod ka, kailangan i-flex mo yung muscle mo, okay? Ganyan yan.
Tapos kailangan with facial expression. Ang tanong ng karamihan din, bakit ako nagkamaro hindi Mustang? Una po sa lahat, syempre, sarili kong desisyon yun. Okay? Ay, hindi, joke lang. So, naging idol ko po ang Camaro kasi it started nung pinalabas yung Transformers. Well, sino ba naman ang hindi ma-hype dun sa movie na yun? Kasi di ba, parang 1990s eh, nang ako 90s ako na bata. Ayun, naging malakas yung dating niya sa akin. Then everyone after that yung ano, Bumblebee, di ba? Yung image nung sasakyan kasi ng Camaro, yun yung pinaka nag-stick sa ano sa utak ko. Then ganito yun, ang Camaro nagustuhan ko rin siya kasi very rare siya. I mean, if you will compare it sa population ng Mustang is 5 out of 1, mga ganun. Yung Mustang meron isang Camaro or 6 nga na Mustang eh. Pero don't get me wrong ha, kasi ang Mustang, nagbi-build up siya sa akin. Dati kasi, parang medyo hate ko yung Mustang. I don't know why, siguro baka dahil kalaban lang siya ni Bumblebee, dun siya nag-start. Then syempre, sabi kong ganun, gusto kong magkaroon ng sasakyan na hindi siya palaging nakikita sa road na itsura. Ang pasok lang sa budget natin, of course, yung Camaro lang. May nagsasabi, bakit hindi nala ako nag-GTR? Eh, kaswabe. Hindi naman joke ang presyo ng isang GTR. Yung nakaraang ko na-review na GTR na medyo nabitin tayo, chinek ko siya, ang cost niya nasa 9 million. Okay? Ang Camaro na to nasa around 4 million lang. Ang Mustang kasi, nasa ano siya, around 2.7, makakabili ka na. So, eto, pwede mo ulit panoorin nung kinuha namin yung Mustang. Same yan, yung maintenance niyan, parehas lang. Halos equal lang naman ang maintenance ng Camaro tsaka Mustang. Minsan, mamimili ka kung paano mo magugustuhan yung isang bagay. Sa image niya ba? Sa history niya ba? Or gusto mo, ikaw lang yung tao na merong something na hindi lahat nakikita sa ibang tao. Ganun yun. But there's nothing wrong with that naman. So, yun po yung rason kung bakit Camaro po yung binili ko. Pero given a chance, kunyari, papa-upgrade mo ko ng V8, eh, magugustuhan ko rin yung Mustang. Iba yun. Mga kaswabe, about naman sa maintenance ng dinadrive natin. Bigyan nyo lang ako ng isang buwan, mga kaswabe, after ng ECQ natin. Ilalathala ko sa inyo kung magkano yung pinaka magiging gastos mo for the maintenance of 1 month. Lahat yan, papakita ko sa inyo. Ano yung gastos ng isang tao pag meron siyang dinadalang ganitong klaseng sasakyan. So, exciting yan kasi kukunan natin bawat SIM niya. Pero magra-run siya ng 1 month ha. For me to deliver ng totoo, kasi maraming klase ng maintenance eh. For example, under the hood may maintenance. Gasolina may maintenance. Parking mo, maintenance din yun. Binabayaran mo monthly, ang dami mga kaswabe. Alam niyo ba yung mga runners? Diba yung mga sa field runner, yung mga sa, nasa track and field? Diba mga nakayuko yung mga yan? Diba may bilang doon 3, 2, 1 tapos bilang ipuputok? Alam mo kung anong iniisip nila doon? While yung moment nakadapa sila at naghihintay sila ng baril para makapagtakbo sila kaagad yung pangarap nila. Ano yung rason kung bakit sila nagdun sa point na yun, sa lugar na yun? Pwede nilang isipin yung pamilya nila, pangarap nila. So same thing rin yun, pag nagka-carwash ka, kailangan siniseryoso. Iniisip mo rin kung para saan yung ginagawa. What the fuck are you doing? Welcome to the most challenging part ng isang Camaro. Itong front grills. Yan, ang dami pong partition, ang daming kwarto. One of the best na tow hook sa buong mundo. Yan, rainbow color. Ang swabe, don't expect na maging perfect ang ating car wash ha. But we are trying our best and doing our best. Maswabi kung makikita nyo, ito yung rear end ng Camaro natin. May
something lang dito. Actually, nag-build na yung tubig niya. Kasi hindi natin na ibalik dun sa mag-cure ng oil. So, kung gusto nyo makita kung saan ko to pinagawa, ayan, I have a video para mapanood nyo kung sino yung gumawa nito. I just wanna say thank you sa S5S, sa Visayas Avion, kasi napakaganda ng trabaho nila. Yun nga lang, ito, may discrepancy talaga. Pag nilagay siya, kailangan ibalik mo talaga. Kasi yung init, yung weather, so medyo maano siya magkakaroon ng ano, ng mga tuklap, may aangat. Pero ang importante doon, yung mga taong gumagawa kasi na. So yun ang gagawin natin after ng ECQ. Balik natin yung Camaro natin para mas gumanda ulit. Dahil marami tayong project pa parating sa ating Rico Rides Camaro. May nagtanong sa akin, Rico, anong gusto mo? GTR or ODR8? Well, if I have the budget, syempre, walang usapang budget, of course, I will choose that R8. No-brainer question na yan kasi ang R8 considered a supercar. Wherein ang GTR naman, considered siya na supercar din or whatever, Japanese car, Japanese monster car. Or budget-wise, pag sa akin, GTR. Pero pag own preference talaga, dun ako sa ODR8. Pagbuba ka ng R8 guys, Iron Man na ano yan, Tony Stark's na sasakyan yan. Kasi pag nag-OD R8 ako, dapat marami ka ng asset, may kayamanan ka na talaga. Tama, iba na yung lifestyle mo pag naka R8 ka guys, pag Christian Grey na yon. Dito, paano natin lilinisin? Pwede naman natin linisin yung loob. 1, 2, 3. Siguro mga magtagal tayo ng mga dalawang araw na ganun, matutuyo to. No! God, please, no! 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 Remember dati ang kinakar wash lang natin, mga Toyota Altis lang. So next time, tingnan nyo kung ano, sasabihin ko sa inyo kung anong storya ang pinagdaanan ko. Paano na nangyari itong Camaro na to. Oh, exciting yan. Noong isang araw, may pinanganak na pogi na Rico Barrera. Unang-una sa lahat, na pasok ako sa PBB, hindi dahil sa guwapong itsura. Guys, hindi naman guwapo to eh. Sa storya ng buhay kung bakit ako napunta sa PBB. And hindi mo pa alam, naging bida ako sa sarili kong maalaala mo kaya. Oh, tanong nyo pa sa pinsang ko yung nagre-record na yun. Nakaka-excite lang ang mangyayari sa atin mga kaswabe kasi mag-upgrade tayo soon ng gamit natin. So ngayon medyo kulang pa tayo sa gamit. Magra-raffle tayo pag dumami na, di ba? May napapansin ako, parang hindi tayo natatapos. Yes mga kaswabe, thank you very much at pinanood mo ang bago natin material. One thing lang, marami po sa inyo nakapansin na wala pong plaka ang aking sasakyan. Pero don't worry, it's legal because yung nasa likod niya, it's the MV file number. Pag wala pang plaka ang sasakyan, MV file number po yan. Nilagyan ko lang ng Decepticon, kaya don't worry. And gusto kitang balitaan kayo mga kaswabe, 4,660 na tayo ngayon. Sipin mo, I'm talking to that crowd. Thank you very much. Ang nakita ko, ang inaral ko, pagdating ng 10,000 na subscribers, we can make our own merchandise. Ngayon, tatanungin kita, anong klase ng merchandise ang kukunin natin? For example, sa damit, Kaswabe Nation ba? Kaswabe Family? Team Kaswabe? So comment down below, leave your thoughts, baka makatulong po yan. And syempre, gusto ko rin i-shout out, okay, ang mga taong ito. Ako, ang daming nakapila. Jason Panganiban, Chip C, Hans Duenas, Jap Capin Pasporfide, Nathan Vicedo, Kelly Raymond Villote, Jaden Yong, Samuel Solomon, JR Navarro, and Julie Bird. Yung last name, basta yun na yun, okay? So, ganun lang yun mga kaswabe. If hindi ka pa certified kaswabe, please like, comment, share, and subscribe sa mga taong pwede natin i-inspire, okay? We bring happiness. Tuloy-tuloy po tayo rito sa ating channel. Lagi na lang ako may kape. So tuloy-tuloy tayo sa channel natin. Magpalaki po tayo at magkikita-kita tayo. Don't worry after ECQ. Lahat isusolid natin yan mga kaswabe. Marami tayong gagawin na review. Meron tayong mga challenge. Meron tayong mga gagawin after. So hold on, keep in touch. And always remember, this channel is dedicated for those people na seryoso sa buhay, pero hindi naman. And pagkaswabe ka, lagi mong tatandaan,